Ba mga kapitol sa ating YouTube channel. Ngayon, naka-prepare ng ating mga gamit yan. May welding machine, welding mask, at yung mga gamit natin dito sa pag-welding. Sa mga bago pa rin po kayong dito sa channel ko, paki-like and share po at paki-subscribe na rin po ang ating bell button dyan at intro'n po natin. Ito ngayon, nagawa natin cloth bed. Bale, nai-layout ko na siya. Butasan na rin natin. Yan. Bale, ang luwang niya ay 41 inches. Tapos itong hagdanan niya ay i-divide ko na lang sa 4. Bale, ang height niya ay umabot siya ng 42.5. Bale, ito yung sangguhit niya. Tapos yung haba niya ay nasa 140 cm. Bale, ang height nito ay kinunang ko ng height yung gagamit nito. Bale, tumaas siya ng 170 cm yung height niya mula doon sa flooring ng ating tiles, ang ibabaw niya. Bale, ito bubuin na natin sa labas bago natin sa ipasok dito. Ano mga kapistol? Itong hanggang ito ay inaktuhan ko siya dito sa kanyang paglalagyan niya. Bale, ang gusto ng papagawa ay ano lang siya, yung lapad niya ay 40 cm. Yan. Tapos i-dinibib ko na lang siya sa bali pang apat ito, isa, dalawa, tatlo, apat, tapos pang lima ito. At tapos nilagyan ko siya ng sidings. Makita niyo ng mga sidings, diretso lang siya. Tapos kahit tumayo ako dito, hindi ako mauuntog. Taas siya, nakalagay niya. Bali, binuha ko lahat ng kanyang mga frame para bukas malagyan ko lang siya ng mga sahig. Tapos ito dito, kakaroon tayo dito ng drawer. Bali, ito isang drawer. Tapos dito ay lalagyan ko pa ito ng tukod, one by one. Tapos bali, dalawa siyang drawer. Tapos sa dito maliit. Sasapin na lang natin ito ng 1/4 na plywood, na honey wood. Saka ito, yung medya ang sasapin natin pala dyan. Bali, pinasok ko lang siya dito. Yan. Bali, mas malalim yun doon sa roon, para pag ipinasok mo siya, sakso doon, hindi siya malalaglag. Ano, sakso. Ang sakto lang siya, tapos may mga tukod siya dito. Medyo humila na dahil nahinangan na siya lahat. Bali, ito yung update muna natin ngayon sa yung pinuun natin. Bali, nagsimula nga pala may tanghali na. Yung puro sininsil ko siya. Dahil dumating yung materialis, ano na eh, alas 12 na. Kaya pinaspasan ko na siya para kabit po ito ulit tayo. Para hindi tayo masyadong matagalan. Yan. Dahil sa Lunes, may trabaho na naman tayo. Bali, yan lang ang kanyang design. Simple lang siya. Tapos dito ay kakaroon siya dito ng isa pang cabinet dito. Tapos dito yung kanyang kakaroon siya dito ng table study. Lagyan mga computer niya. Bali, inalis ko rin pala yung cabinet dito dati nila. Yan o, mga bakbak. Saka yung may mga tira pa siyang plywood. Yan. Saka ito yung dating cabinet nila na trayport. Binakbak ko siya. Tapos ang ginamit natin dito ay 2x2 na 0.2 yung kapalin niya. Pati yung mga 1x1, 0.2 rin yan. Dahil pag gumamit tayo ng 1.5, masyadong manipis. Kaya mas maganda pag magkakabit kayo ng ganito. Yan. Tapos pinipinturahan ko siya ng spray, yung silver. Yan. Para hindi parisa yung kulay niya doon sa dating pagka-GI niya. Kaso unahin natin yung ano, yung side niya dito. Unahin natin
paus yung kanyang mga apakan dito na medya, pati dito may dingding, may apakan dito para kompleto na siya. Papapuli na lang natin yung drawer, ilalbubuhin natin sa labas yan. Pero kakabit natin yung drawer guide niya. Medyo maano na, mataas siya. 170 yung height niya pala. Baka may magtanong. Para sa akin kasing height kasi ano ko eh, 5'7". Bali yung 5'7 niya, yung height niya ito. Yung ilalim mismo, yung 5'7 niya. Kung sa CM, 170.